Hey, what's up mga idol? It's your boy, King Jan. Sa video na to, ay nais ko lang magbigay ng konting update tungkol sa Lakers. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, tapos na nga ang All-Star Break, kaya naman ang Lakers ay nagbalik na para mag-practice dahil nga may laban sila bukas at ang kalaban nga nila dito ay ang Memphis Grizzlies. Mahapyawan muna natin ang standing ng dalawang koponan. Patuloy pa rin sa pamamayagpag ang Lakers sa standing na 41-12 at sila pa nga rin ang number 1 sa Western Conference. Samantalang ang Memphis naman ay may standing na 28-27 at sila nga ang pang-8 sa Western Conference. Ang oras nga pala ng laban nila ay 11:30 AM. Para sa akin mga idol, sigurado magiging magandang laban ito kasi nga maganda rin ang pinapakitang laro ngayon ng koponan ng Memphis dahil nga ito sa kanilang rookie na si Ja Morant. Magpapakita nga pala ako sa inyo ng ilang videos na kung saan makikita natin ang ilang player ng Lakers na nagwo-workout. Sa unang clip mga idol, makikita natin dyan na nagwo-workout itong si JaVale McGee. Sa susunod na clip na yan, makikita naman natin dyan si DeMarcus Cousins. Sa clip naman na to, makikita natin ang improvement ni DeMarcus Cousins. Kasi nga nung una, makikita natin siya na nagsushooting lang. Pero ngayon nga ay nakakatakbo na siya. Ang ibig sabihin lang yan mga idol ay paunti-unti na talagang nakaka-recover itong si Cousins. At dahil nga dyan, inaasahan na ng Lakers na makakabalik itong si Cousins sa darating na playoffs. Ang makikita nyo naman sa susunod na clip ay si Troy Daniels at kasama nga niya dyan si Avery Bradley. Mga idol, pag-usapan na rin natin dito ang tungkol sa sinabi ni LeBron James kay J.R. Smith. Si LeBron James na nga mismo ang nagpapahiwatig na kukunin talaga ng Lakers itong si Smith. Mga idol, ipapakita ko sa inyo ang sinabi mismo ni LeBron James. Sinabi nga ni LeBron kay Smith na that boy will take and make the toughest shots with #facts. Para sa akin, ang ibig sabihin dyan ni LeBron, itong si Smith ay isa sa mga player na kung saan nakakagawa ng mga mahihirap na tira sa NBA. Sinabi nga rin ni LeBron na we called him 911 because when there's an emergency, give it to him and it's cash. Mga idol, sa tingin ko may tiwala pa rin itong si LeBron kay Smith kahit na nga nakagawa siya na isang pagkakamali. At sa tingin ko ito rin yung pagkakataon ni Smith para ma-recover niya ulit ang kanyang NBA career. Mga idol, tara't panoorin natin ng ilan sa mga highlights na nagawa ni Smith at LeBron James noong nasa Cavs pa sila. Mga idol, makikita nga natin sa mga highlights na to na maganda talaga ang chemistry ni LeBron at Smith. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa laro ni Smith ang pagiging catch and shoot na player niya at bagay na bagay nga yan sa laro ni LeBron. Sa katunayan nga niya, ang karamihang tira ni Smith noong nasa Cavs pa siya ay nagmula sa pasa ni LeBron. Sa tingin ko, maganda talagang kunin ng Lakers itong si Smith kasi nga meron na siyang experience pagdating sa playoffs. At alam naman natin na kailangan talaga ng kupunan ng Lakers ng scorer off the bench. Sa tingin ko naman, kaya itong gampanan ni J.R. Smith. Ano sa tingin nyo mga idol, dapat bang kunin ng Lakers itong si Smith? Mag-comment ka lang sa ibaba ng sarili mong opinion. Bago ko tuluyang tapusin ang video na to, ay nais ko lang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout kay Aaron Dantes, Jonas Gabriel, tsaka kay Jan Albert Galino. Shoutout kay Monton, Maricar Orfanel, tsaka kay Larry Tech Reviews. Maraming salamat po sa suporta mga idol. It's your boy, King Jan. I'm out!